Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May mga dog lover kaming nakilala na ang kanilang mga pets, hindi lang nila mahal na mahal. Mahal din talaga. Anong gagawin mo kung meron kang 10 milyong piso? Bibili ng bahay at lupa? Kotse? Ipangninegosyo? Eh handa ka bang bumili ng aso ng exotic bully katulad ni Urus na tinatayang nagkakahalaga na rin ngayon ng 10 milyong piso? I repeat, asong 10 milyong piso! Sing mahal ng isang 3-bedroom na bahay o di kaya luxury car. Kuya Kim, bakit umaabot sa milyon-milyon ang halaga ng ibang aso? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim! Ano na? Alam niyo ba na ang Atienza household ay napakarami mga alagang aso? More than 40 ang mga alaga naming aso dito. Bakit naman nagmamahal ang mga aso? Ang mga asong mahal ang mga purebred dogs. Marami sa kanila mga show winner. At inaasahan na mga tuta nila ay mga traits na pwede magpanalo rin sa show. Ang mga exotic bullies naman pareho ni Urus ay bagong breed lamang. Mas maskulado, mas maiksi ang paa at sila ay brachycephalic o napakaiksi ng nguso. Ang pinakamahal na aso sa buong mundo ay Tibetan Mastiff. Minsan inaabot ng $1 million. At ito'y binili ng isang Chinaman. Ang halaga nito ay halos 99 million pesos. Ito ang tinuturing na most expensive dog in the world. Samantala, ang tatlong palapag na kennel na ito sa Lipa City sa Batangas, tahanan na mahigit 100 show dogs. Who let the dogs out? Ang dog breeder na si Gerald. Ang isa sa pinakamahal niyang aso rito, exotic bully, na si Top Boy, na labili niya abroad sa halagang $20,000 o mahigit 1 milyong piso. Ang mga exotic bully, hindi lang mahal, magastos ding alagaan. At as much as possible, ina-adapt po namin yung environment sa China. Need po namin mag-air condition sa kanya. Hindi po niya kayang itolerate yung masyadong mainit, ganun din naman po yung masyadong malamig. Si Top Boy, maporma rin daw. Sinusuotan ng bling o accessory. Siya po yung typical na exotic bully. Ay, yung karisma po mismo ng aso. Hindi natin may iwasan na gusto pa rin natin bumili ng aso or pusa. Hindi naman natin binidiscourage. But if you can consider going to the pound or going to a shelter, it would be a very big help, lalo na sa mga animal welfare advocates na tumutulong na mapabuti yung kalagayan ng mga street dogs and cats. At ang mga aso, anuman ang breed, hindi lang man's best friend, kalimitan din nagiging lifesaver. Katulad na lang ng ipinamalas ng kabayanihan ng isang aspin mula sa Buanga City. Nabinansag ang hero dog matapos ibuwis ang kanyang buhay para sa iba. Naaalala niyo pa ba siya? Si Kabang ay isang aspin mula sa Zamboanga City na nasira ang ilong at upper jaw. Matapos itong isalba noong 2011 ang buhay ng anak at pamangkin ng amo nito mula sa isang humaharurot na motorsiklo. Namatay si Kabang dito lamang nakaraang taon at pinatayuan siya ng rebulto sa Zamboanga City bilang pag-alala sa pinamalas na sakripisyo. Patunay lang na ang pagmamahal at kabayanihan ng mga aso wala sa kanilang lahi pero nasa kanilang mga puso. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.